So, yo, what's up mga bali? Ako nga pala si Jovel Mendez, also known as Unligapis. So, welcome sa ating Unligapis Farm. And then, nag-start yung farm. Ngayon lang, 2023. December, siguro mga third week. Pero, nag-function yung farm talaga. Is bago lang talaga, nung January lang. Since pinalis tayo dun sa... Kung nakakasubaybay kayo sa ating vlog, dun tayo nag-start sa yung farm dun talaga sa may Acacia banda, sa may... yung dating tindahan namin. Pero nag-start ako mag-isda noong 2017. And then yung una is for keeps lang. And then sumasali siya show. Before, hindi talaga kami nagbebenta ng isda. Ako pa lang dati, solo pa lang, hindi talaga nagbebenta ng isda. Yung aim ko dati is for show lang talaga. Nag-start ako noong 2017 kasi nga, yung pagbaba ko ng barko, kasi nga yung nakita ko yung mga guppy sa Facebook, may mga iba't ibang strain na, may mga ibang kulay like singa, mga bagong strain na ng guppy. Dati kasi parang tatlo lang yata yung nakita natin color ng guppy. Yung green, snakeskin, and then yung black. Nag-explore na ako sa guppy hobbies noong 2017. Marami ng strain na bago, and then... yung nga, nagka-interest ako mag-alaga ng guppy. And then before is keep lang. Tapos nung nag-hit ang pandemic, doon na, nag-start na ako mag-sell ng guppy. Kasi nga, yung mga businesses nag-close. Yung dati ko din business nag-close. Pati yung mga tindahan namin nag-close. So, andito tayo sa grooming area. Ayan. Dito natin ginugroom yung mga pea dirt for release and show grade. And may kalagay na show grade. Pero ngayon, naubos na. Naubos na yung show grade natin. Pero may mga mangilan nga lang natira. Tapos, baka next week, refilling kami ng mga isda na igogroom ng mga pidert. Pero dito na section is puro pidert talaga dito for release. May mga konti na lang natira. Tapos, dyan aside, dito, ito yung mga random groomings na tank natin. Ayan. Dito mga 4x8x10 yung size ng tank. And then yung total amount nitong tank 480 pieces itong ganito dito na side. Tapos yung gamit natin na compressor dito para paandarin lahat to na may aerator is yung ating LP100. Ito naka-series siya sa tatlong layer ng LP100. Kasi itong pang-apat para dito sa mga black box naman. And yung lagay namin ng Tubifix diyan sa likod. Pero ngayon, wala kasi tayong Tubifix, kaya di natin pinaandar. Pero yung dito na side talaga sa mga tank, including dun sa malaking area dun na grooming tank pang adult, yan, yung gamit namin is tatlong LP100. Ayan, nandito. Ito siya. Itong LP100. Tapos, bawat LP100, meron tayong canister. Ayan, ito siya. Ang purpose ng canister, kunwari, yung excess kasi na hangin, yung explanation, pag may excess na hangin kasi dito nag-iimbak yung hangin para balance yung bigay every aquarium. Ito yung purpose ng canister. Kasi pag straight pipe lang yan siya, yung dulo niyan, hindi na yan aandar. Kaya it helps talaga na madagdagan yung kuan yung kumbaga yung compact ng hangin. Kaya every LP100 meron talaga silang canister na nakalagay. Ayan. So, meron tayong mga guide dito. Kung sakaling interested kayo na gumawa nito, meron tayong guide sa ating YouTube channel na pwede nyong gayahin yung paggawa nitong canister. From dun sa tub, galing kasi sa fry, mamaya i-explain ko sa inyo kung paano kami magpapalaki ng mga fry and then hinuhulog namin dun sa tub. Dito naman, para to sa mga month-old na mga guppies,
All males lang nakalagay dito sa mga random groomings natin. Kasi ito yung mga ginogroom natin for show. Ito siya. Kahit ano na pwede natin i-groom, as long as male yung nilagay natin dito. Ito yung siya yung mga, kumbaga, yung unang selected pa lang sorting. Yun pala yung mga unang nilalagay natin dito. Pero after 3 months, magseselect na naman kami para sa potential grade. And doon na namin nilalagay sa malaking tank, yung sa 12x8x12. Doon namin pinipili yung mga ma-select dito sa random groomings. And maraming variety ng guppies itong mga buddy. Nung nilalagay talaga namin dito, mostly mga pang-show. Like top sword, ganyan. Ito, buong tops, doon sa taas is puro top sword yan na YKC. Mga endlers. Kasi ito sila, mga matagal sila tumubo. Maabot sila ng isang taon bago masali sa show. Ito ng mga top sword. Tapos ito din sila yung mga hindi ganong dininisan. Kaya okay lang sa taas sila ilagay. Tapos sa baba, yung second layer naman, hindi naman specific talaga na ito talaga ilagay natin dito. Basta sa ano lang malagay, dito namin nilalagay sa mga random groomings. Yan siya. Iba't ibang variety. Tapos dito naman sa mga black box natin, dito yung mga breeding, halo-halo na breeding, grow outs, ng fry. Meron ding mga all females. Ganyan, depende kung anong available na lalagyan, dito namin nilalagay, halo-halo na lang. Kasi meron naman mga markings yung iba, katulad nito may mga markings. Kung ano yung nilalagay natin na isda dyan sa tab, sa black box. Kasi yung iba kasi na variety, pangit sila i-groom. Mas maganda kung i-community grooming sila. Kailangan ng dito lang sa isang lagayan para mas mabilis silang lumaki. Yung mga ibang guppies. Kasi yung ibang guppies kasi hindi tumutubo pag ilagay mo dito sa mga grooming tanks. Oh, small face. Gusto nila yung mga grooming na parang community na style. Ayan siya. Patok nung pandemic is yung pag-iisda talaga, yung pag-keep ng isda. Kaya doon nag-start yung vlogging. Tapos dati, kwal lang, video-video lang. And then, marami nang nagka-interest na bumili ng isda. Sabi ko, pwede pala siyang gawing business. Pero, andun pa rin yung hobbies pa rin ng pagkagapi. Kasi yung purpose sa pagbenta ng isda is para ma-sustain lang yung needs like pagkain, live food. Kasi nga, mahal yung pagkain ng isda. Hindi lang kasi yung pinapakain lang ng feeds na mumurahin. Meron din yung mga live food. Especially yung tubig fakes ngayon, napakamahal. And then yung BBS, mahal din yung BBS. Yung isang lata ng BBS, mahal. Kung sumasali ka talaga sa show, alam mo yan kung ano yung mga maintenance para mas lalong gumanda yung isda. And then number one, kailangan mo talaga mag-invest sa ganitong hobby. Hindi pwede na hihingi ka lang sa mga kaibigan mo ng materyales. Kailangan mo rin bumili ng sayo. And then hindi lang natatapos sa pagbili ng isda. Kailangan mo rin bumili ng vitamins nila, pagkain, live food. Yan, bayad sa bill, kuryente, tubig, ganyan. Lahat na yan, kasama na yan. So, kailangan talaga natin magbenta ng isda para enable to sustain na mga needs ng ating mga alaga. 2021, ganyan. Doon na nag-start yung farming ng guppies kasi nga may mga bago na rin mga strain noon, especially yung mga ventables talaga na isda is yung mga pan-type na guppies like P-Dirt, ganyan, mga Mosaic, mga Koi, ganyan. Yan, ganyan ang mga strain yung parating nabibenta dito sa farm. Yung show kasi mga buddy, hindi yan siya kung pure show lang talaga at doon ka lang mag-focus. Wala masyadong benta kasi sa show. Real talk lang, yung mga pang-show na isda, hindi masyadong nabibili. So, ayan, ito yung sample ng ating breeding tubs. Dito tayo nagbe-breed ng mga guppies. Yan yung sample. Pero iba-iba yung technique namin sa pagbe-breed. Pero ito yung isang sample na nagbe-breed kami. Yung ratio ng isang ganitong box is 25 females sa isang lalagyan. So, total yan is 50 females. Tapos yung ratio namin sa male naman is 10. So, 1:5 yung ratio namin sa male and female. 10 male, 25 females. Ganyan siya dapat. Bali, 1:5 yung ratio. Tapos, ay hindi pala. 2:5 kasi 10 dito, 10 din yung male dito sa kabila. So, 2:5.
And then yung mga fry, lalabas lang yan dito. Katulad nito, may sample tayo dito ng mga fry na lalabas lang. Then kukunin natin everyday. Everyday naman siya nanganganak kasi nga sobrang dami ng female natin. Kanina, nanguha na ako kanina. Ito yung laman. Oh. Tapos, may mga makuha pa tayo dito ng mga fry. Nag-harvest na kasi kami kanina. Yan siya. Tapos kung may makuha kami yung fry dito, let's say, ngayon na araw, nag-harvest kami, hinuhulog natin dito sa mga cement pan sa kabila. Yan siya. Mga grow out tubs. Dito sa kabila naman, trap. Puntahan natin dito, sa kabila. Andito yung grow out tubs natin. Yan. Kaling doon sa breeding tub, yung mga makuha nating fry, hulog natin dito. Yan siya. Naglalas yan siya ng, kunwari, yung ginagawa namin by batch. Kunwari, sa isang batch, tinatawag namin isang batch yan for the whole month. Yan siya, like, day 1 ng month, kunwari, July 1 up to July 30. Yan siya, yung batch na yan, isang batch. Tapos, pagka next month naman, ibang tab naman yung nilalagyan namin from day 1 up to day 30. Yan yung siyang isang batch na kwan. Buong female na yan siya. Pero yung ratio ng female namin, ay yung katagalan lang ng female namin sa pagbreed, 3 months lang talaga yan siya. Kasi rules namin dito sa farm, every female, 2 drops lang para ma-maintain namin yung quality ng isda and then yung sizes. Kasi pag more than 2 yung drop, yung meron na kasi nalabas na maraming culls, and hindi na yung maganda yung quality. Pero hindi kasi natin makontrol yung kung ilan drop na yung female, kaya ginagawa namin every 3 months nagpapalit kami ng female. Pero yung male steady lang yung male. Bakit yung ha? Oh, yung mga filter naman, ang purpose ng mga filter sa tubs para hindi tayo always nagpapalit ng tubig kasi mas maganda kasi yung quality ng tubig pag naka-filter yung tubs. Kung nakita nyo, para siyang madumi tignan kasi may mga dahon. Pero yung quality ng tubig is napakalinaw. Start din para yung tubig. Recycle yung tubig. Ito, itong tubig sa tub, magto 2 months na to, wala kaming palit-palit, walang siphon-siphon. Pero yung kita nyo naman yung tubig, napaka-crystal clear. Yan namin ginagalaw. Kinukuha lang namin yung mga fry. Tulad nito, marami nang fry dito. Yan, yung iba, hindi na namin kinukuha. Lumalaki na sila dito sa tubs. Nilalagyan na lang namin ng chubby fakes para dyan na lang sila kakain. Yan. 3 times a day, isang BBS, pag ano lang available na oras yung BBS, kung nari morning, pwede na i-harvest, saka may mapapakain. Pero pag hindi pa kaya i-harvest ng morning, hapon, saka pa kami mapapakain ng live food na BBS. Pero yung feeds namin, twice a day, always yan, twice a day, mapa-fry man or adult, twice a day. Pero minsan naman, pag konti lang yung tubig natin, nagta-twice a day kami sa feeds. More on feeds kasi kami. Hindi kami masyadong nagpapakain ng live food kasi meron naman kaming parating naka-ready na chubby. Tapos yung chubby namin, nakalagay yan siya sa bowl. Yan, ang purpose naman, bakit siya nakalagay sa bowl? Pag kasi hinuhulog mo lang dyan sa sahig, may tendency na mamatay yung chubby and magkukos siya ng ammonia and bad bacteria sa mga isda. Kaya nagkakasakit yung mga isda dahil sa chubby. Kasi hindi proper yung pagkalagay. Kaya kailangan talaga makalagay siya doon sa bowl. Kasi yung isda naman, pag nasanay na siyang kumain doon sa bowl, every time maglagay ka ng chubby dyan, pumunta na talaga yun sila sa lagayan ng chubby. Same as dito, yung mga day one old natin na fry, meron na agad yung chubby na nakalagay. Hanggang sa lumaki sila, always yan, every week. Pag naubos yan, yung chubby naman namin, every week, meron kaming bagong stock ng chubby. Pero once maubos yung chubby sa kunwari, dito nalalagyan, naubos ng 2 days lang. Yung reset ng pakain naman namin, yung next na naman na batch na chubby, doon na naman kami magre-refill ng pakain. Hindi siya always na, kunwari sa adult, always kami maglalagay ng chubby. Nade-deform kasi yung isda pag parati na din pinapakain ng live food kasi high protein masyado yung chubby. Tapos, advantage ng chubby naman mga buddy is, kunwari, sa farm kasi kailangan namin mag-produce agad ng isda. Yung sizes ng 3 months, kaya gawin ng 2 months sa chubby. Kaya kailangan always talaga may chubby kami para mas mapabilis na yung paglaki ng isda. Mas mabilis na yung mabenta sa market. Kaya siya advantage ng chubby. May mga factor lang na nabibenta ang show quality na isda
yung mga kwan. Pero pili lang din masyado yung mga nabebenta sa mga show grade na isda. Pero yung nakita kong pinaka mabilis mabenta talaga na isda, yung P-Dirt. Kasi dual siya, pwede mo siyang alagaan as for keeps kasi nga pan-type siya. Pwede rin siyang ma-show. Na-remember ko dati, nung 2001 yata, doon nag-start yung Dombo Air category. Nag-usap pa kami dati ni Sir JRB na why not, di natin ipasok sa show yung mga Dombo categories kasi nga marami nag-aalaga. Kaya doon nag-start yung Dombo category. Hindi na ako sure kung 2020 or 2021 yung nag-start. Basta kami yung unang nakalagay doon sa, dati special category pa lang yun siya. Yung mga Dombo category, special category, hanggang sa naging kasama na talaga siya sa category ng show. Kaya doon na start yung Aligapi, doon kami nag-trademark sa Dombo Air na mga isda. And then especially yung P-Dirt. Ito yung mga, yan yung strain na malakas dito sa farm. Marating binibili. Noong nag-start kami mag-farming, doon na rin nag-start yung pagbili namin ng isda sa abroad. Number one dyan yung Vietnam kasi sila yung pinakamaraming, kumbaga rare na isda na wala pa masyado dito sa atin. Like, full gold na yung wings talaga is full gold talaga siya lahat. At yung pinakamabenta nilang isda ngayon sa Vietnam is yung koi red ears. Yan, isa yan sa mga mabentang isda sa Vietnam. Meron din tayo dito yan sa farm, mga budding. Aso nga lang, kailangan pa natin i-develop. And then yung HB Red, yan, puro yan mga Vietnam, mga buddy, mga Red Dragon, Blue Dragon, yan yung parating binibili dito sa farm. Kasi nga, matingkad yung kulay. And parang eye-catching siya masyado sa mga beginners, sa mga newbie. Yan parating binibili. Yung presyo naman mga buddy, di rin ganun kamura. Mahal talaga siya kasi nga galing nga import. And then yung pamasahe natin, pag once nag-import tayo, katakot-takot talaga yung gastos. Hindi kasi pwede na bumili ka lang ng isang pair, dapat talaga bultuhan para o sakali mang yung binili mong isang pair is mamatay, meron ka pang backup. Kaya kung bumibili kami ng import, like isang strain lang, binibili namin take 5 pairs. Or sa ibang strain naman, tig 10 pair para in case mamatay yung isa, meron pa kaming reserba, meron pa rin chance na maparami namin yung isda. So dito naman mga buddy, dandito yung ating mga pang-release na guppy. Tulad nito, P-Dirt. Kasi nga sabi ko kanina, sa farm yung number one talaga na bentable na isda is P-Dirt. Kaya yung mga female namin, kinikip namin dito sa taas for release. And meron tayong dalawang tank dito. Tapos meron din tayong 5 tank ng P-Dirt na puro female. Ayan. Puro female yan na P-Dirt. Dito na rin kumukuha ng pang-release sa market. Ayan, dito tayo mamili ng groomable, pati show grade. And then, meron ako mga bagong strain dito na in-import sa Vietnam. Ayan. Yung rose tail natin. Yan na yung unang batch ng rose tail natin na cauliflower. Ay, HB Red na cauliflower pala. Yan siya. Yan, available natin din sa atin dito sa farm mga buddy kung sakaling mag-order kayo. Yung nga lang, may kamahalan nga lang yung presyo. Yung presyo niyan is 3.5 per trio. And then dito, mostly kasi nandito sa taas yung mga endlers natin. Yan, kung makikita nyo yung endlers natin, meron tayong bottom sword. Yan, mga bottom sword. Meron din tayong spear tail. Ayan, meron tayong anong ito? Crown tail na endler. Meron din tayong double sword. Ayan, mga double sword. And top sword. Meron din tayong double sword dito na red lace. Ito, mahirap na ito. Hanapin ngayon mga buddy yung double sword red lace. Pinaparami natin ulit kasi nga rare na siya sa market. And mahirap na siya i-achieve. Mahirap na siya bilhin sa ibang breeder kasi nga hindi masyadong alagayin din kasi ng mga endler. Hindi masyado nag-alaga yung mga breeder nito kasi matagal nga tumubo. And then, hindi rin siya mabenta sa market. Yung purpose na nagkikip ng endler, for show lang talaga, mostly. Yung nagkikip ng endlers. Dito, meron tayong mga puro male ng top sword. Ayan. Ginogrow out natin dito. Next month,
lilipat na namin doon sa ating grow out tank, yung 4x8x10. Isa-isa na to sila doon sa tank. I-grow out natin for 6 months. Tapos yung iba na mabenta, bibenta, pero yung iba na mapili namin na potential as show grade, yun yung kinikip namin para sa show. Ayan, dito. Wala naman masyadong ditong kwan, yung mga kadalasan na dito sa pag-release natin na P-dirt, na female. Tapos doon tayo sa harap, papakita ko sa inyo yung tabs. So, dito mga buddy, ito yung setup natin ng planggana and black box. Ayan, nakikita nyo. Tapos sa dulo, meron tayong cement pan dito sa may dulo. Mamaya, papakita ko sa inyo kanang mga laman doon. Tapos dito yung mga ref tab natin. Ayan siya, gandun sa dulo. Tapos ito, meron din tayong mga drums na dito natin nalagay yung mga female na for grow outs para ipang pair sa show. Ayan, isa-isa natin lalagay. Pero ngayon, wala kasing laman yan ngayon kasi bago pa lang yung tubig. Ayan, tapos dito sa likod yung mga giant betas natin. Ayan, dito yung laman dito ng dalawang ref tab is mga crayfish natin na binigay sa atin ni Kagawad na Tom. Ayan, nandito sa dalawang tank. Sabi kasi niya, mag-try na tayo mag-alaga ng crayfish. So, meron tayo dito ang dalawa. Tapos, Tom Crawford. Diba, Tom Crawford yung pangalan sa una? Si, alam na si... Si Kagawad. Pangalan niya So, ano meron dito? Dito, mga... Meron din tayong iba't ibang variety ng guppies na binibreed. Tapos, mostly dito is yung mga... Pangbenta din namin, yung mga koi. Yan, mga albino koi. Katulad nito, yung mga breeders natin. Ito siya. Pakita natin sample. Yan, mga albino guppy koi. Ang tataba. Ito yan siya. Yan. Ito. And then, meron din tayong mga iba't ibang strain ng guppies. Tulad nito, yung ating EBT na ribbon. Meron tayo dito. Binibreed. Nalagyan natin ng taguan ng fry kung sakaling mag-drop. Yan, basic lang masyado yung ating style sa pag-breeding. Yung hindi ka lang ginagalaw. Yan, ito siya. Yung mga breeders natin ng EBT. May mga malalaki dito. Hanapin natin. Ayan o. So, same gaya po ng ratio, ani? Or... Same lang gaya po ng ratio. 2:5. Okay, pwede natin yung breeder ng malaki. So, everyday ginabantayan ba? Ginakuhaan para dili kauno ng anak? Pag mag-trap, magpasok lang sila dito sa akin, sa cage. Yan ang basket. Basket. Yung purpose ng basket. Yan siya. Tapos dito yung mga fry na nilagyan namin ng label. Tulad dito, may mga label na for fry. Ayan, may mga fry dito for grow outs. Ayan siya. Yung mga malaki na konti. Mga month old. Ayan siya, mga month old. Hot metal black. Then, dito rin, marami din tayo ditong, ito hot metal din to. Ayan siya. Tapos dito may mga bagong hindi pa nalinisan, mga kinuhaan namin ng fry, nilagay na namin dun sa tub para isang grow out na lang sila dun sa cement pan. Kaya ito mga walang laman, mga bagong linis. Kaso nga lang nahulugan ng dahon, kasi malakas yung hangin. Yan siya, maraming dahon ng anong ba tawag ito? Star apple. Pampalinaw ng tubig. Yan siya. Mangga, star apple. Yan siya. Kahit maraming kahoy, pumapasok pa rin yung init. Pero ang purpose ng net kasi is para i-filter yung mga dahon. Para hindi direktang nahuhulog dun sa ating mga planggana. Pero yung maganda kasi sa outdoor, malaki yung space dapat. Tulad dito, mga plangganas lang. Ito yung pinaka, kumbaga, low cost na setup. Isipin mo, 100 pesos na itong planggana. Tapos marami nang malalagay. Yan yung maganda sa ganitong setup. Tapos yung mga black box naman. Tsaka ito. Yung patungan. Yung patungan. Ito, mahirap na ito i-achieve ngayon. Yung patungan. Kasi, dati kasi, meron kaming tindahan. Marami kaming mga empty na coke na kuan na, ang tawag nito? Case. Ngayon, bawal na kasi kunin niya ngayon. Kaya mahirapan na tayong kumuha ng mga case, kahit ano nung case. Pareho lang naman yung sizes. Kaya,
Pamplangana, turn into black box na. Kasi mas maganda kasi na mataas yung height para hindi mapasukan ng mga pusa, mga aso, hindi maihian. Tapos, yun namang mga palaka. Pag masyado kasi mababa, matalo na lang palaka or daga. Kaya mas okay yung elevated talaga yung mga planggana. Yan ang purpose ng, kaya pinapatong namin yung planggana. And number two na purpose, pag mag-siphon ka, hindi masyadong mababa. Kasi pag sa sahig, mahirapan nga mag-siphon, masakit sa balakang. Kaya mas maganda na naka-elevate na. Para pag mag-siphon tayo ng mga planggana, madali na lang. Ayan siya. So ayan mga buddy, yung purpose talaga ng farm. Kaya nabuo tong farm para sa yung vision ng team namin is sumali talaga sa show. Not only local, and pinaka-aim talaga namin is manalo sa international show. Tapos meron ako mga napanalo na din sa mga international show na mga trophy. Ito, like, ito yung pinakauna kong trophy na napanalunan sa Vietnam. Tumitimbang siya ng 2 kilos. Hindi ko na alam kung kailan to nakuha, pero alam ko last year, 2023. Ito yung pinakauna kong achievement sa Dombo Air category. Nag-champion tayo dun sa Vietnam. Ito siya. Napakabigat, napakaganda ng trophy. Ito, Malaysia. Ito naman, yung gamit natin na isa dito is Singa Blue na Delta. Ito yung first time niya nag-champion sa international show. Yung Delta, except doon sa mga online show kasi meron na tayo na panalo sa mga online show. Pero ito kasi actual show sa Malaysia. Sa MCGG na group. Ayan, noong August 27, last year. Ayan, best of show natin. Ito, gamit kong isa dito is ganun pa rin, singa pa rin. Magkapatid lang doon sa nanalo natin sa Malaysia. Ito, singa blue din yung gamit natin dito. Nag-best of show tayo sa Cagayan. Sa Singapore naman, wala silang champion. Bale, kung ikaw yung nag-champion, yung makuha mo na trophy is first place. Ako naman is second place. Bale, ito yung first place sa Singapore. Ayan. Gamit natin na isa rin dito is Singa Blue Delta. Ayan, open category. Last year din to mga buddy, yung napanalunan natin sa Singapore. And recent lang na nakuha natin na trophy is Vietnam. Ngayon lang na year. Ito siya. Nag first place tayo sa top sword na juvenile. Endler. Yan yung mga achievement natin sa international show and local show. So kung mag-pursu kayo ng ganitong business mga buddy, hindi lang dapat pera-pera lang yung isipin nyo na kailangan makabenta ako, bibili ako ng isla para makabenta. Dapat andun pa rin yung eager ng sasali tayo sa show. Kasi kung puro lang tayo benta, aabot sa point na pag once hindi tayo makabenta, mapoprustrate tayo. Hanggang sa ganun din yung ending, magkukwit tayo sa ganitong hobby. Tuloy lang, kumbaga kahit mas advanced na kami sa mga learning namin, everyday pa rin kami nagle-learn sa dito sa farm. Hindi lang yung natutunan namin last year or ngayon na year, dapat improve pa rin namin kahit meron na kaming mga advanced technique. Ganun din kayo mga buddy, dapat everyday learning, pag-aralan nyo ano yung mga needs nila. Kasi bawat strain, hindi kasi pare-pareho yung pag-aalaga. Kung happy breeder na talaga, alam nyo talaga yan na hindi lahat ng strain magkapapareho ng style sa pag-aalaga, sa pag-breeding. Magkakaiba yan mga buddy. Honestly, through the years na pag-aalaga ng gapi, magkakaiba sila ng style sa pag-breed. Ito, hiyang siya sa ganito. Yung iba naman, hiyang sa ganyan. So, if you're interested to buy our gapis, pwede kayo mag-message sa ating FB page sa Ali Gapis. Ayan. Pwede nyo rin akong i-subscribe kung gusto nyo matuto about Gapis. Meron tayong YouTube channel, Ali Gapis. Facebook page and TikTok. Meron din tayo, Ali Gapis. I-follow nyo yan mga buddy kung gusto nyo matuto ng advanced technique sa paggagapi. And then, yung mga tinuturo halos namin doon is puro basic lang para sa mga beginners. And then, yung pag-set up ng kung paano mag-set up ng mga lagayan para
organize yung kumbaga hindi madumitingnan. Yan mga bali, yan, visit kayo sa ating page and YouTube channel. Yan mga bali, hanggang dito lang yung video, no? So subscribe kayo sa Vincent Tail and Aligapis. Bye! Fish out!